Magandang umaga, ako po si Benison Estareja. Meron tayong update regarding sa binabantayan po natin na si Bagyong Rolly na sa ngayon po isang super typhoon na. Kanina pong alas 4 ng umaga ay namataan itong si Bagyong Rolly sa layong 65 kilometers east-northeast of Verac, Catanduanes. Taglay na nitong hangin ngayon po ay 225 kilometers per hour na malapit doon sa mata nito. At meron na itong bugso na umaabot naman sa 280 kilometers per hour. Sa ngayon ay kumikilos ito west-southwest at bahagyang mabilis ito sa 25 kilometers per hour. So ano nga ba yung naging... Meron tayong tinatawag na Dvorak technique. Ito yung ginagamit ng PAGASA at maging ng ibang agencies para ma-estimate yung lakas ng hangin na dala ng malalakas na mga bagyo. It so happened po na kaninang alas 2 ng madaling araw ay yung measurement natin na current intensity sa Dvorak technique ay umabot ng 8.0. Equivalent ito sa lakas ng hangin 120 knots at pag kinonvert natin ito ay 225 kilometers per hour. Sakto po ito bilang isang super typhoon. Kaninang alas 4:50 ng umaga ay naglandfall yung mismong mata nitong si Bagyong Rolly, super typhoon Rolly, dito sa vicinity ng bayan ng Bato sa Catanduanes. At ito ay base dun sa ating radar sa Daet Camarines Norte. Inaasahan natin after mag-landfall nitong si Bagyong Rolly sa Catanduanes ay dadaan ito either dito sa may southwestern part of Camarines Sur or dun sa northern part of Albay and crossing the rest of Bicol Region. Ito naman yung pinakahuling inaasahan natin sa susunod na 12 oras o ngayon tanghali ay tatawid ng Bicol Region and even southern portion of Quezon itong si Super Typhoon Rolly. At dahil tatawid dito sa lupa, may possibility na pagsapit po ng hapon ay bahagyang humina ito into a typhoon. Nonetheless po, magiging malakas pa rin ito at inaasahan more or less 200 kilometers per hour yung estimated na lakas ng hangin ito. Pagsapit naman po ng hapon hanggang sa gabi, ito yung time na pinakamalapit dito sa may parting Calabarzon, gayon din sa Mimaropa, at sa Metro Manila itong si Super Typhoon Rolly. Kaya naman inaasahan sa mga susunod na oras over Metro Manila at mga kalapit na lugar ang heavy to intense and at times torrential na mga pag-ulan. Pagsapit naman ng magdamag hanggang bukas ng umaga ay inaasahang tatawid na ito sa may pagitan ng Batangas, Cavite at dito rin sa may Bataan at inaasahan pagsapit po ng madaling araw ay nasa may West Philippine Sea na ito. Yung estimated location natin is around 100 kilometers kanluran, timog kanluran ng Subic, Zambales. Pagsapit naman ng Tuesday morning ay possible nasa labas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. Nasa layong 455 kilometers naman sa north ng Pagasa Island. Morning, inaasahan na mas malayo pa ito sa ating bansa patungo dito sa bansang Vietnam at humina bilang isang severe tropical storm. Sa ngayon po nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 5. Ito na po yung pinakamataas na signal natin kapag meron tayong super typhoon dito sa Catanduanes, sa buong Albay, at sa eastern portion ng Camarines Sur. Ano nga bang inaasahan natin dun sa mga lugar na magkakaroon ng signal number 5? Asahan po yung widespread damage sa mga high-risk structures, heavy damage sa medium-risk structures, at very heavy damage naman sa mga low-risk structures. Inaasahan po kapag meron tayong signal number 5, yung electrical power natin ay madidisrupt at eventually po magkakaroon tayo ng mga blackout at yung mga signal natin, maging doon sa wifi or internet signals, yung mga signages and billboards ay mabablown down at inaasahan din natin yung mga puno, kahit yung mga malalaking puno po ay posibleng mag-broken, uprooted or defoliated. Naman ang Tropical Cyclone Wind Signal number 4 dito sa Camarines Norte, rest of Camarines Sur, gayon din sa northern portion of Sorsogon, Burias Island, central and southern portions of Quezon, Marinduque, at northern portion of Romblon. Signal number 3 naman po sa natitirang bahagi ng Sorsogon, gayon din sa northern portion of Masbate, including Tikaw Islands, central portion of Romblon, northern portion of Oriental and Occidental Mindoro, at buong Northern Samar. Signal number 3 na rin po dito sa Metro Manila, then sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal,
rest of Quezon kabilang ang Puliliu Islands, Bulacan, Pampanga, Bataan, at southern portion of ano naman ang inaasahan natin when it comes to signal number 4 and number 3. 50 to 75% ng structures na yari sa mga light materials such as wood, nip, and kogon ay totally or partially destroyed at posible rin matanggalan ng bubong. Inaasahan din many houses of medium-built materials katulad ng old timber or mixed timber with GI roofings ay matatanggalan po ng bubong din. At few houses naman, light materials ay partially damaged. Ilan pa sa posibleng effect kapag tinaas na po yung ating signal numbers 4 and 3, signs and billboards will be blown down, especially dito sa Metro Manila at kalapit na lugar. Widespread disruption din ng electrical and communication services. Yung malalaking puno, posible rin pong matumba. At magkakaroon din ng destruction or widespread damage sa ating mga pananim. On the other hand, signal number 2 naman po sa ilang parte pa ng Central Luzon, kabilang ang Aurora. Ganyan din dito sa may parteng Quirino and Nueva Vizcaya, Benguet, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, and the rest of Zambales. Signal number 2 naman sa natitirang bahagi ng Oriental and Occidental Mindoro, natitirang bahagi ng Romblon, natitirang bahagi ng Masbate, ganyan din sa northern portion of Eastern Samar at northern portion of Samar. Signal number 2 rin sa northwestern portion of Aklan at maging sa extreme northern portion of Antique. Signal number 1 naman dito sa ilan pang bahagi ng Northern Luzon, kabilang Isabela, Mainland Cagayan, Ifugao, Mountain Province, Kalinga, Apayao, Abra, ganyan din sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Calamian Islands sa Palawan, northern portion of Antique, Capiz, northern portion of Iloilo, northern portion of Cebu kabilang ang Bantayan Islands, buong Biliran, northern portion of Leyte, rest of Samar at rest of Eastern Samar. So sa mga nabanggit po natin ang lugar kapag may signal number 2 and 1, possible din po yung mga bugso ng hangin hanggang 120 kilometers per hour at meron ding at times heavy rains. So ano nga ba yung inaasahan to track? So reviewin natin yung kaninang official track po ng PAGASA. Si Rolly po, after niya mag-landfall dito sa Bato, Catanduanes, ay tatawid ng Lagone Gulf, kung saan magkakaroon after that ng second landfall, either nga dito sa southern portion ng Camarines Sur or sa northern portion ng Albay. And then after crossing ng Bicol Region, particularly Camarines Provinces, ay tatawid na ito sa Calabar Zone. Maapekto ang lugar or tatawid rin itong si Rolly ang Quezon and even Batangas, Cavite, Laguna, area din po ang Rizal. Dumaan dito sa mainland Luzon, dun pa sa natitirang bahagi ng Luzon, ine-expect po natin na sa madaling araw ay nasa may West Philippine Sea na itong si Bagyong Rolly na nanatiling malakas bagamat ito ay minimal typhoon, ang estimate ng PAGASA. Ano nga ba yung aasahan natin ng mga pag-ulan ngayong araw? Asahan po yung heavy to intense and at times torrential na mga pag-ulan directly coming from Rolly dito sa Bicol Region, ganyan din sa Calabar Zone. Take note sa Metro Manila po, magkakaroon tayo especially sa hapon hanggang sa gabi. Marinduque, Romblon, Mindoro Provinces, Bataan, Bulacan, ganyan din sa Aurora, Northern Samar, Samar, Eastern Samar, Biliran, at sa eastern portions of Cagayan and Isabela. Meron naman tayong moderate to heavy and at times intense na mga pag-ulan ngayong araw dito sa Cordillera, Leyte, and the rest of mainland Cagayan Valley and Central Luzon. Meron naman tayong light to moderate with at times heavy rains ngayong araw sa Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, and the rest of Luzon and of Visayas. Paalala sa ating mga kababayan, kapag po vulnerable or at risk po yung inyong lugar, malapit kayo sa ilog, mag-evacuate ang ating mga kababayan kapag nagpatuloy yung mga pag-ulan. Possible magkaroon tayo ng mga flash floods. Dito sa Metro Manila, most likely magkakaroon tayo ng mga pagbaha dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan hapon hanggang gabi. Landslides, calling out po dito sa Cordillera Region, possible po yung mga pagguho ng lupa. Lahar, possible po dito sa paligid ng Mayon Volcano.
Paalala rin sa ating mga mag-antabay po sa updates ng PAGASA, possible tayong magkaroon ng heavy rainfall warning as early as now hanggang bukas ng madaling araw. In terms of storm surge naman for Daluyong, dahil dito kay Bagyong Rolly, ay asahan po ngayong araw hanggang bukas ng umaga, hanggang 3 metrong taas ng alon or higit pa dito sa baybayin ng Catanduanes, sa eastern coast ng Camarines Sur, sa coast ng Camarines Norte, at sa eastern coast ng Quezon, kabilang ng Polillo Islands. Ito po ay more or less isang palapag ng gusali. Meron din tayong storm surge or possible na daluyong sa southwestern coast ng Angas, gayon din sa baybayin ng Cavite, Metro Manila, 2-3 metro kung taas ng alon, Bulacan, Pampanga, at coast ng Bataan. Samantala, up to 2 meters po, possible naman dito sa baybayin ng Albay, gayon din sa Burias Island, Masbate, western coast of Camarines Sur, southeastern coast of Quezon, maging dito rin sa Marinduque, natitirang baybayin ng Batangas, Lubang Island, Zambales, and Aurora. In coastal waters or yung mas malayong parte ng baybayin natin, mula 2.5 hanggang 16 meters yung tinatayang taas ng mga alon dito sa mga seaboards na mayroong tropical cyclone wind signal. Kaya't mapanganib po, hindi napapayagan ng anumang uri ng sasakyang pandagat. To high seas or hanggang 5 metro naman, dito sa natitira pang baybayin ng Northern Luzon at sa eastern seaboards ng Eastern Visayas na walang signal at dito rin sa eastern seaboards ng Caraga. Update naman tayo regarding doon sa binabantayan natin na si Tropical Storm with International Name na Atsani. Inaasahan po ngayong umaga hanggang tanghali ay papasok na rin ito ng ating Philippine Area of Responsibility. So ibig sabihin, posible tayong magkaroon ng by afternoon hanggang evening sa loob ng ating area of responsibility. Tatawagin natin itong Shoni o yung panglabingsyam na bagyo ngayong 2020 at unang bagyo ngayong Nobyembre. Nasa layo itong 1,280 kilometers east of Southern Luzon, may taglay na hangin na 65 kilometers per hour malapit sa sentro at may bugsuna na 80 kilometers per hour. Pinakahuling track po ng PAGASA, possible na mag-intensify pa ito habang northwest yung movement niya. Inaasahan po at around November 2, that's bukas po ng umaga, ay nasa may east na ito ng Northern Luzon, possible within 48 hours pa, or sa Tuesday ng umaga ay maging isang typhoon, at mananatili muna ng 2 araw or 48 hours dito sa may east of Northern Luzon. So nakikita po natin, meron tayong senaryo na posibleng mag-land weekend or bago mag-weekend itong si Bagyong Shoni dito sa may Cagayan Valley. As far as from Batanes, Cagayan, Isabela, meron din chance sa Northern Aurora, and then meron din tayong cone of probability somewhere sa pagitan ng Taiwan at ng Batanes.